And the chair will now recognize Congresswoman Jinky Luistro for interpellations. Congressman Luistro, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. I wish to raise questions to Dondon Palermo. Please identify yourself. Ano po ang buo at totoong pangalan ninyo? Magandang gabi po, Mr. Chair. Sa lahat ng membro ng Quad, ako po si Dondon Donald alias Dondon Palermo. Ano pong kaugnayan ninyo dito sa pangyayari? Kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa sa loob ng Baybay Jail Facility noong November 5, 2016. Magkatabi po kami ng selda ni Mayor. Magkatabi kayo ng selda. At habang nandun ka sa selda mo, mayroon bang sinabi sa'yo si Mayor Espinosa? Wala po. Yun bang pwesto ng selda nyo? Ay may pagkakataon ba kayong magkita? Makita ang isa't isa at makapag-usap? Opo. Pag sinabi mo bang magkatabi, anong nasa pag-itan ng selda ni Mayor at ng selda mo? Dingding ang selda namin. Dingding. So mula sa selda mo, makikita mo ba kung anong nangyayari kay Mayor Espinosa? Kung sa loob, hindi ko makikita. Pero dito sa labas, bago papasok siya sa loob, makikita ko lahat. Habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa ay nasa loob din ng selda niya, makikita mo ba siya? Sa selda mismo, hindi ko siya makikita kung nandito ako sa selda. Pero pag lumabas si Mayor sa labas ng selda niya, makikita ko siya. Maririnig mo ba kung ano man ang nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Kung malakas po ang galaw niya doon, maririnig ko. Kung mahina, hindi po. Ikaw ba'y malapit kay Mayor Espinosa? Hindi naman po. So ano lang nalalaman mo kay Mayor Espinosa? Bakit siya nandun sa kulungan? Ang nalaman ko lang po dahil pinakulong siya. Pinakulong. And do you confirm, pinatototohanan mo ba na noong November 5, 2016, nandudun ka sa loob ng selda mo, alas 3 ng umaga? Opo. Anong naaalala mong pangyayari? November 5, 2016, alas 3 ng umaga sa Baybay Provincial Jail, habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa doon sa loob ng selda niya. Nung madaling araw, narinig ko na lang doon sa labas nga nagkagulo sila. Tapos, mga... Sinong nagkagulo? Yung mga guard doon at... Yung mga jail guards? Mga jail guard. Tapos, maya-maya, medyo tahimik na sa labas, pumasok na yung tatlo na nakamas. Tapos, pagpasok na doon sa papunta ng silda namin, nakita nila yung ilaw ng CCTV na nakasiga pa. Tapos pagkita nila doon, bumalik yung tatlo. Mamaya, babalik na yung pito na sila. Pero nakita yung CCTV, wala na, patay na yung ilaw. Tapos pagpasok na doon sa silda, sa minggit papasok dito sa silda namin, binuksan na doon. Tapos pang pito, pasok na yung pito. Yung isa, pumunta doon sa harap ng silda ni Mayor na may pinaka sira kung sa pultahan bago pumasok doon sa silda ni Mayor. Ano yung sira? Pintuan na kahoy. Yan. Nakalak ba yung pintuan ni Mayor? Nakalak. So nakita mo bang binuksan nila yung pintuan ni Mayor? Yung maliit na pintuan, sinira na yun dahil yung lock na nun, maliit lang eh. Nakanino ba yung susi nung lock na yun? Sa mga gwardya. Nasa gwardya. Opo. Hindi nila binuksan, sa halip sinira na nila. Opo. Ang pintuan ay kahoy. Pagkatapos nilang masira, anong sunod na nangyari? Yung isang pulis, pumasok dun sa loob, sa harap ng gate ni, sa sila ni Mayor. Yung iba namang kasama sa pito, pumisto sila sa gilid.
ang isa pumunta doon sa Silda City, kung saan nandun si Raul Yap. Sabi, ang sabi ni Mayor dito sa Silda, magandang umaga po, sir. Sinong nagsabi niyan? Si Mayor Espinosa. Si Mayor. Oh. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo akong plantiran, kahit patalim, wala ako yan dito. Pakiulit mo nga, anong sinabi ni Mayor? Ang sinabi ni Mayor, sir, maawa kayo, sir, kahit patalim, wala ako yan dito sa loob. Tapos, nakita ko yung isa na matangkad, pumunta na yun sa gitna, doon kung saan ako nakahiga. At pumunta siya doon, tapos sabay ganun sa kamay. Pag ganun niya, yun sa dito sa silda ni Mayor, putok ng dalawang beses. Pagtapos putok ng dalawang beses, magkasabay na nun sa Silda City. Ilang beses yung putok dun sa Silda 7? Magkaparehas lang sila, dalawa. Tig dalawang putok. Oo. Patapos hinto siya, sumay. Ganun yung nabaril. Oh, lumaban, lumaban. Tapos sabay naman yung tatlong putok. Pak, pak, pak. Pumutok muna ng dalawa, saka sila nagsalita ng lumaban, lumaban, nagpaputok uli ng tatlo. Tatlo. Pagkatapos nung dalawang putok, narinig mo pa ba ang boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, maihi muna ako, sir. Sabi naman yung nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun na, sabay na yung dalawang putok. Pagkatapos ng dalawang putok, sabi siya na lumaban, lumaban, oh. Yun, sumabay naman tatlong putok. Pagkatapos ng dalawang putok, narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban, lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay tatlong putok ulit. Opo. Sa iyong pagkakaalam sa sitwasyon ba ni Mayor Espinosa doon, may pagkakataon kaya siya or kakayanan na lumaban dito sa mga pulis na pumasok sa selda niya? Hindi po. Nalalaman mo ba kung si Mayor Espinosa ay may itinatagong armas o baril sa loob ng selda niya? Hindi po. Nung nagmamakaawa si Mayor Espinosa, wala akong patalim, maawa na kayo, anong sinagot nung mga pulis na pumasok? Wala po. Nagsalita pa siya ng iihi muna siya. Opo. At anong sagot sa kanya nung mga pulis? Huwag ka nang maihi, Mayor. Huwag ka nang maihi. At ang kasunod nito ay pinutukan na ng dalawang beses. Opo. Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong kabuuan na limang putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at dalawang putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Pwede pa kiulit po? Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong limang putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at dalawang putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Hindi po, magkaparehas lang yung putok nila sa Silda City at saka Silda 1. Ibig sabihin ba doon kay Raul Yap, pagkatapos ng dalawang putok ay may kasunod din ito? Opo. Ilan naman ang kasunod na putok? Hindi ko mabilang dahil magkasabay sila, halos magkasabay yung dalaway. Pag hinto dito kami, hinto na po doon sa kabila. Pagkatapos ng mga putok na narinig mo sa dalawang selda, anong sunod na nangyari? Pagkatapos noon, yung bumaril kay Mayor, pumunta dito sa harap sa selda ko. Tapos yung isang mama, nakabunit lahat, maliit na mama, yung isa may dalawang baril, may baril isa, tapos yung isa dito sa paa niya, nakalagay. Tapos pumasok siya doon sa selda ni Mayor, yung sa kamay niya na baril, pag alis niya sa silda ni Mayor, wala na yun sa kamay niya. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap, ang baril lang dito sa paa niya, pagbalik na dito, pag labas, wala na rin. Anong paniniwala mo? Bakit nawala yung baril na nasa nakasuksok sa hita nila? Ang paniniwala ko, yun ang nilagay na baril doon sa kay Mayor at saka Raul Yap.
hindi mo ito nakita sapagkat ayon sa iyo kanina ay mula sa selda mo, hindi mo kita kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa sapagkat ito'y may dingding. Tama ba? Opo. Pero bakit ka naniniwala na itong baril na ito'y inilagay lang sa kamay ni Mayor Espinosa? Dahil nakita ko siya pumasok sa doon sa selda ni Mayor na may hawak pa na baril. Tapos paglabas niya sa selda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. Tapos, kanina sabi mo nasa hita. Nasaan ba yung baril na yon? Dalawa kasing hawak eh. Ang sa kamay, tapos yung isa sa hita. Yung sa kamay, pagpasok niya doon sa selda ni Mayor Espinosa, yung sa kamay na hawak niya, wala na. Tapos pumunta siya doon sa selda ni Raul Yap. Pagbalik na dito sa palabas, yung sa paa, wala na rin. So isang pulis lang itong tinutukoy mo na pinaniniwalaan mong naglagay ng baril kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap. Opo. Yung nasa kamay, ang iniwan doon kay Mayor Espinosa. At yung nasa hita, ito ang iniwan kay Raul Yap. Opo. Anong sunod na nangyari? Tapos noon, lumabas sila. Tapos, nagtanong sila kung sino pa yung may drugs na kaso dito sa loob. Ay sabi ko, wala na pong kasong drugs sa loob. Dahil yung bago pa sila nagpasok doon sa loob, lahat ng mga drugs doon, nag-usap-usapan kami doon sa compound na lahat ng drugs, huwag kayo nga amin na drugs. Dahil sisigurado ko na isama kayo sa pag may pumasok dito na itumba. Dahil alam mo namin na sunod na yun si Mayor eh. Dahil tapos ng kolonya, tapos sub-jail. Yatay, yun. Paano nyo alam na sunod si Mayor na papatayin? Dahil nandyan na sa lista ni Mayor, ni Duterte yun eh. Nasa listahan? Oh, sinabi na yun ni Duterte na lahat ng sangkot sa droga, papatayin. Kasi alam na namin na tapos na yung kolonya, tapos sub-jail. Oh, sino yung kolonya? Iwan ko kung sino ba yung napatay sa Aboy Kuluni. Tapos ano yun? Pakiulit mo? Aboy Kuluni. Aboy Kuluni. So may napatay din sa kolonya? Oo. May napatay din sa Aboy Kuluni? Hindi. Aboy Kuluni. Kasama lang yan, kolonya. Iisa lang yan, Aboy Kuluni o kolonya. Aboyog. Aboyog Kuluni. Oo. Ilan ang napatay doon sa Aboyog Kuluni? Yung balita doon, pang dalawa yata yung balita ng Ms. TV. Dalawa? Oo. Tapos sa BGMP, isa. Si isa. Intoy. Bago at, si Mayor. O, yung pangyayari doon sa Aboyog at saka doon sa BGMP, yun ang dahilan? Kaya naniniwala kayong kasunod na si Mayor? Opo. At nung pinag-usapan nyo ito na walang aamin na may kasong droga, kasama ba si Mayor dun sa pag-uusap? Wala. Wala po. So, si Raul Yap, kasama ba dun sa pag-uusap? Opo. Kasama siya. Eh bakit hindi nyo sinali si Mayor dun sa pag-uusap nyo? Basta-basta makapunta dun sa loob. Dahil ibang silda siya. Dahil nakahiwalay siya. Oo. Dahil, at ikaw ba sa iyong nasaksihan noong November 5, 2016, alas 3 ng umaga, ikaw ba'y naniniwalang si Mayor Espinosa ay biktima ng extrajudicial killing? Opo. Naniniwala ka din ba na ang pagkamatay ni Raul Yap ay bahagi din ng extrajudicial killing? Opo. May we request the Secretariat to please flash the picture? Sergeant Retana, we will be flashing a picture. Kindly identify if you know the police officer on the picture and if he has any relation to the incident that happened to Mayor Espinosa. Paki-identify po, Sergeant Retana, kung nakikilala po ninyo ang police na nasa picture. Yes po, kilala ko po yan. Sino po siya? Si Colonel Marcos po. Bakit niyo po siya kilala?
Prior sa incident, hindi ko po siya kilala. Sa, doon lang sa nakita ko sa mga TV. Maaari niyo po bang i-confirm kung kasama po siya doon sa mga polis na pumasok sa Baybay Jail Facility? Hindi ko po ma-confirm yan dahil hindi ko siya nakita doon. Hindi niyo po siya nakita during that incident? Yes po, Ms. Mr. Razaga? Yes, Mr. Chair. Kindly identify the police officer in the picture. Colonel Razaga? Sergeant Razaga? Mr. Chair, si Colonel Marcos? Colonel Marcos? Kilala niyo po ba talaga si Colonel Marcos? Nakilala lang po, Mr. Chair, sa after na sa insidente, sa, dahil makikita na sa TV, si Sir Marcos pala yun. Nakita niyo po ba siya doon sa insidente noong November 5, 2016? Hindi rin namin makita dahil nakapisto daw din kami doon sa ano, malapit sa office na. Kaming tatlo, ako, Padilla at saka Prado. Don, nakikilala mo ba ang police officer sa picture? Nailhan ako sa pagkitabo na. Ito, ako kapanday. Mr. Chair? Oo, sa doon, sa to. Nailhan ako siya, gigan ito pagkitabo ni Mayor Espinosa. Nakilala daw niya mula nung nangyari yung insidente. Pwede mo bang sabihin kung ito'y isa sa mga polis or CIDG nakita mo na pumasok doon sa selda ni Mayor Espinosa? Di. Hindi ba siya kasama sa mga polis na nakita mo? Di. Sa insidenteng ito? Di. Mr. Chair, I wish to direct my next questions to the women. Please proceed. Lalong hindi ito marunong mag-Tagalog, Chairman. Sige, Nay. Padayon lang, Nay. Sige, you can ask questions. Ano pong nalalaman nyo dito sa insidente na nagkaroon ng raid sa bahay ni Mayor Espinosa? Kasabot ka, Nay? Hindi lang yan. Bahing hapon. May hapon, ma'am. Maawin mag-gabi. Gabi naman tayo ron. Kanang ang ako lang ang ika-istorya, kami, mga women's. Karon ang bahay ni Mayor, kaming mga women's, nga tuon ginanamo kay amo, kanang limpyuhan. Yep. O niya, kami. Time out. Please translate, Mr. Chairman. Sila daw ay women's at pupunta sila sa bahay ni Mayor para maglinis. Sige, Nay, padayon. Maglimpyo kami, tibuok bay, sa sakop hasta sa gawas. Sa naglilinis daw sila sa buong bahay, sa loob at saka sa labas. Okay. Onya, pag humanamog panguan, panlimpyo, amo nasad ng kuanon ang mga sinina nila ni Mayor, kay amo nasang among gipangyagbyab. Ano bang ingon ba? Ipangyaw-yaw. Katapos nila maglinis, yung mga damit daw nila Mayor, pagpag. Sa to? Mga parang pagpag. Oh. Ipagpag kay mga pinilo man, ikiyab-yab. Pagkahom man, panamupangyab-yab, hasta dito sa tibuok. Unya, pangumanaw panyab-yab, kita may ugsako sa bugas, sako sa bugas, amo gisood ang mga sinina. Nga amo gipangyab-yab dito sa sako. Walay sulod ang sa sako. Walay sulod. Wa. Okay. Gisuod namo lang ang mga noob o mga sinina nila mi. So, mga sinina mo inyong gisulod dito sa sako. Gisuod sa sako. Oh, paglinis daw nila, meron daw siyang nakitang mga sako at doon nila nilagay yung mga damit ni Mayor. Mm. Sige, Nay, padayon, Nay. Maura to ako sa ika, sir. Yun lang daw ang kanyang... Pagkagabi, balik. Naman sabi, paghigda. So, sa gabi, mabalik sila doon para doon sila natutulog. Hindi mo higda dito sa balay ni Mayor?
to, maghigdaan sa bahay ni Mayor. Ah, doon daw sila natutulog, natutulog sa bahay ni Mayor. Kasama po ba ninyo sa paglilinis at pagtulog sa bahay ni Mayor ang dalawang babae pang nasa tabi ninyo? Daghan mi, oy. Maari po bang marinig ang kompirmasyon ni Ginang Teresita de la Austria at ni Ginang Yolanda Sumalang. Sige na eh. Kami, maglimpyo gud mi dito sa bahay ni Mayor. Pirmi mi dito maglimpyo tanan among gilimpyuhan. Tinutong yang giingon nga iyag-iyag na mo ang mga sinina. Pag human na mo giyag-iyag, ipanood na mo sa sako, di na namo ibalik dito sa kabinet. Tanan dito sa bahay ni Mayor, amo gyud ang gilimpyuhan. Hasta itong mga kabinet ilawom sa lababo, among gilimpyuhan. Sige na, kadali lang. Saan mi dito matug? Oh, sige. Sabi niya na nililinis daw nila yung buong bahay ni Mayor. Pati mga cabinet, pag nakita nila yung mga damit ni Mayor na naka ipagpag nila. No? Tapos ilagay nila sa loob ng sako. Oh. Sige na eh. Para hinlok yun ang bahay ni Mayor. Para malinis daw ang bahay ni Mayor. Tapos doon kami matutulog. Kinaumagahan, uwi kami sa aming mga bahay, maliligo kami, kumakain, kasi wala namang pagkain doon. Kamu, manday ka mag-Tagalog na eh. Oh. Oh, sige pa tayo. Meron. Oh, sige, okay. Kunti lang, kunti. Oh, sige, yun. Umuwi kami, maliligo, kumakain. Pagkatapos, bumalik kami doon. Doon na din kami matutulog. August, thank you po. August 2016, naganap po yung raid sa bahay ni Mayor. Kung saan mayroon pong nakuha ang mga pulis na baril, explosives, at droga. Nalalaman niyo po ba kung anong eksaktong petsa kung kailan nangyari itong raid? Parang Augustin yata yun, ma'am. August 10. Opo, ha? Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na hinalughog nyo ang buong bahay? Bago ang raid. Bago ang raid po. Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na hinalughog nyo po buong bahay? August 8. Oo. Nasaan po si Mayor nung August 8? Sa ano po? Sa bye-bye. Saan po sa nakatira si sa Manila Mayor? Po. Nasa Manila po? Opo. Kung nasa Manila po si Mayor, sino pong nakatira sa bahay niya nung August 8 na huli kayong naglinis bago ang raid? Walang katao-tao po. Nasaan ho ba ang pamilya ni Mayor during that time? Sa Manila po, yung iba, yung mga anak po nila nag-aral po sa Manila. Ibig sabihin po, kahit isang miyembro ng pamilya ni Mayor Espinosa, walang naiwan doon sa bahay nila? Wala po. Ilan ho bang kwarto yon? Dalawa po. Dalawang kwarto. Malaki ho ba yung bahay? Katamtaman lang po. Katamtaman lang. Kung ito ho ay ganito kaluwag, mga kalahati ho ba nito o sa ika-apat? Maliit lang po. Maliit lang po. Yung bakuran ho ba niya? Malaki ho ba yung bakuran? Maliit din po. Maliit din. Nung nag-grade ho ba, andun ho ba kayo sa bahay? Nasa amin po kasi magkatabi lang yung bahay namin. Sino po ang naging testigo habang isinasagawa ang raid? Kapag ho kasi merong conduct ng raid, dapat merong testigo, at least isang residente ng bahay na yon na nakakasaksi ng pag-search ng mga pulis. Sino pong nakabantay sa bahay habang nangyayari yung raid? Wala namang katao-tao doon po. Kahit sa bahay nila. Isa sa inyo ay wala doon?
Ay, katabi lang yung bahay namin sa bahay ni Mimo. Mula po ba sa bahay nyo, nakikita nyo po ba yung nangyayari sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. Eh, paano ho yun? Nandun nga ho kayo sa bahay nyo eh. Paano nyo po makikita yung nangyayari sa loob ng bahay niya? Eh, kanang... Kwento ka na. Kana, siyang... Kuan man, ma'am, kanang... Nahibong lang ko, ma'am, kanang nagsigig-osig ang iro. Saba kaayo. Nga, taod-taod na ini abot nga sakyanan. Gilili na ko sa buho. Na may buho ang ubalay. Kay pobre, malagi taon, ma'am. Nga, karon paglili na ko na isakyan na ni abot. Nay, kadali lang. Sasabi niya, nagtaka daw siya kasi may ingay yung mga aso, tumatahol yung mga aso. Unsa ganit to, nay? Nakalimot na ko. Sige, otro ha. Nagsige, kanang kuan ba ang mga iro, saba kayo, niya nay ni abot nga, sakyanan. Okay, may sasakyan daw dumating kasi maingay yung mga aso, tapos may dumating na sasakyan. Mr. Chair. Kahuman. Niabot ang sakyanan, di ba? Niabot ang sakyanan. Pila ka sakyanan? Usara. May isang sasakyan dumating. Niya pilay pasahero sa sakyanan. Daghan man to sila, nanlusad niya. Kana siyang naaysa ko kagipang gikuha dito sa kuan nga. Naisuod, okay. Tulog ka sa ako. Marami raw sila doon sa sasakyan na nagdumating, pagbaba, may dala-dalang mga sakong may laman. Naisulod ang kuan, ang sako. Huwag mo kakita kung sa isulod, ana. Huwag ko kakita. Pero pila ka buhok sako? Gihoho man dito sa kilid sa gate nila, pagkabuntag na namo nakitaan nga, mga tao, di itong mga patay. Gisood sa sako. Yung sa loob daw nung sako, iniwan doon sa may gate. Gihoho. The following morning, nakita nila na tao ang laman ng sako. Pila ka buhok sako ni? Tulo. So tulo ka tao nga patay? Oo, gihoho dito sa kanang kilid sa ila gate. Doon daw sa gilid nung gate, doon daw nakahilera ang mga patay. Sa sulod sa sako. Sa loob daw ng sako. Pumasok po ba sa loob ng bahay itong mga pulis po ba ito? Oo. Pumasok po ba sila sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. At habang pagkahuman po, girakrakan ang balay. Pagkatapos daw, in-strafe yung bahay, ano tawag doon? Yung pinaputukan. Pinaputukan, niratrat yung bahay. Oo, girakrakan ang balay, unya. Moto, pagkabuntag, pagkahayag na ako, gipangutana itong nagkuan yun siya, nisukol ko, no? Kinabukasan, tinanong niya yung mga tao doon at sinabi, lumaban daw. Nisukol ko, no? Kisa'y gisukol, katong tao sa sulod sa balay ni Mayor. Na ako nisood nga tao sa sulod sa balay, samantala nga, wa man ito'y tao pag ikanamo anang kuan, paglimpyo namo, padlak man at tanan. Pagkatapos nila maglinis, nakapadlak, umalis sila, wala daw tao doon. Pero yung nangyaring insidente na niratrakan yung bahay, meron daw lumaban sa kanila. At may tatlong sako na may tao, tao ang laman. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sila ng bahay? At paano sila nakapasok kung ganong nakalock yung bahay? Huwamang kukakuan nga na nakasood sila dito. Nahibong naman lang kung nga ilagirakrakan ang balay. Nagtataka daw siya na nirakrakan daw yung bahay. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sa loob? Huwak kukakuan, ma'am, kay, your honor, kay kanasiyang kuan man. Nahadlok naman may pagsood. Natakot na raw silang pumasok. Nahadlok naman may niya ang... Nanago naman ako mga kauban sa amo. Nanago ang ako mga kauban sa amo. Nagtago daw yung mga kasama niya dun sa bahay nila. Kasi magkatabi lang ang bahay nila. Magkatabi lang. Nagporma lang L. Ingon ana ang balay ni Mayor di asad bidire.
Pagkatapos po ng insidente ito, kailan niyo po binalikan yung bahay? Wa nami mo balik nga to, ma'am. Uy, nahadlock naman mi. Dahil natakot daw sila. So, hindi niyo na po nakita kung nabuksan ba yung bahay? O nakasarado pa rin kung paano niyo iniwan nung huli kayong nandudoon? Naalay, naglugabo dito. Naay? Bura ang ilang dangtan og pila ka adlaw siguro to ang magitanaw ang mga padlak sa pultahan, ng abungkag. So yung after ilang days, pinuntahan nila, tiningnan nila yung mga padlak sa mga pintuan, sira na, open na siya. At ano pa pong napansin yung pagbabago sa loob ng bahay? Mga, kung ano man ito, ma'am, eh, kanang nahadlok namang kung may mag musood kay kuan. Natakot na raw sila pumasok. Kay tingali og kami na sa hipasangin lan. Baka sila daw ang pagbintangan. Mr. Chair, I wish to raise the next question to the sister of Kerwin Espinosa. Sige. Please proceed. Kindly identify yourself, ma'am. Good evening to Ms. Chair. I'm Mariel Marinay po, kapatid ni Kerwin Espinosa po. Ilan po ba kayo magkakapatid? Anim po. Pang ilan po kayo? Pangalawa po. Pang ilan po si Kerwin? Older brother ko po. Older brother? Kuya po. Nasaan po kayo nung naganap yung raid? Nasa ano kami, parang nalito lang si ate. Nasa munisipyo po kami noon. Si daddy kasi at that time po, nag-request pa kami na magpa-custody kay Sir Espinido sa police station. Nasa munisipyo po si daddy noon. Doon na siya natutulog, doon na lahat. Kasi di na kami umuwi kasi natatakot na po kami sa nangyayari sa amin. Ilan po kayong family members na kasama ni Mayor sa munisipyo? Ako, yung asawa, mama ko, tapos marami kami, ma'am, kasi ano, yung mga supporters na iba, ma'am, bali sa office ni papa ko, siya lang, tsaka yung asawa, mama, tapos ako sa labas ng office niya, tapos kasama ko rin yung asawa at anak ko, tapos sa labas pa ng office po, yung lahat po ng mga supporters, andun po sila gabi-gabi, yung iba naiiwan po, natutulog kasi nagro-rosary po kami doon. Every night. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan niyo po ba yung bahay ninyo? Ako, hindi na po ako pumunta doon kasi natakot po ako. Sino pong nagpunta kung mayroon? Yung ano na lang po, yung mama ko po pumunta doon kasi doon siya nakatira, alam niya yung mga gamit doon. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan po ba ng mga police si mayor sa munisipyo? Hindi na po siya pinuntahan, parang ano na lang po, parang inano na yun, na pinunta na kay, hinatid namin siya kay Sir Espinido kasi takot na po si daddy. Kanina po habang nagsasalaysay si Don Don, napansin ko kayo umiiyak. Ano pong dahilan? Ayoko pong maalala yung parang, yung nagsasalita si daddy na huwag siyang patayin. Ako kasi yung kasama niya palagi, ma'am. Miss Chair. Lahat ako. Before po siya namatay, ako yung kausap niya nung hapon. Takot na takot si daddy nun. Yun lang po, ayokong marinig yung parang huwag niyo akong patayin. Nasaan po ba kayo nung nangyari yung insidente yun, November 5, 2016? Umuwi, galing ako doon. Nag-visit ako kay daddy Friday night. Pagkabisita niyo po sa kanya, saan po kayo umuwi? Sa Ormoc po. Hindi po doon sa bahay niyo sa... Nasaan po ba ang bahay niyo? Baybay o Albuera? Albuera po, pero meron po ako sa Ormoc kasi maliit na ano po. Nag-ano lang po ako doon kasi yung mga anak ko po sa Ormoc po nag-aaral. Sinabi din po ni Kerwin doon sa kanyang affidavit na habang nasa krami siya, kasama ang inyong ina at kayo, opo, ay kinausap siya ni Senator Bato upang makipagtulungan at
idiin ang ibang personalidad kasama si Senator Laila De Lima. Totoo po yun. Andun po ako tsaka mami ko po. Maari nyo po bang isalaysay kung paano ho ba itong pangyayaring ito? Ang nangyari dun sa EIDG po, bali di namin iniiwan si kuya kasi natatakot na kami nun sa nangyari kay daddy. So dalawa talaga kami babae nagbabantay, si mami tsaka ako. Nung pumunta si General Bato, andun po kami ni mami. Sila lang ni kuya nag-usap, bali dito sila nag-usap, tas dito yung bed ni kuya, para folding bed lang po. Tapos dito din yung folding bed namin. Nagsiksikan lang kami ni mami para lang po di namin maiwan talaga si kuya. Narinig ko lang po noon na yung naklaro ko lang talaga sa sa pinag-usapan nilang dalawa na Kerwin, kumusta? Sabi ni General na Kerwin, dapat sumunod ka sa plano. Tapos na parang ako din nakikinig ako, parang nanginginig din ako kasi si General yun, nakikita ko yun sa TV. Isug. Sabi niya, sumunod ka sa plano, Kerwin. Sabi ni General Bato sa kanya. Sabi ni General Bato dapat kumpleto yung pagsalita niya daw doon sa kasi parang magpapunta naman si Kuya siguro ng magsalita na sa Senado noon. Sabi niya, pag di mo yan makumpleto, di ka susunod sa plano, yun, doon na ako nanginginig. Parang di ko na nga, sabi ni General Bato na, pag di ka sumunod sa plano, yung buhay ni Kuya. Malalagay sa alanganin po. Tapos, si Kuya daw, tapos isa din daw sa aming pamilya, baka masali din daw po. Kaya yun si Kuya, nagyuko pa yun si Kuya. Tapos sabi niya, sige ha, sabi ni Kuya, opo sir. Ganun lang siya, opo sir. Tapos may tinawagan si General Bato, naka-loudspeaker. Yung pinag-usapan nila, narinig ko, sabi niya, hello, Joby. Ganun ang sabi ni General Bato, hello, Joby. Yung sinabi niya ay, yung sa CCTV. Sabi ni General Bato, tas parang naputol na po yun ma'am kasi yung narinig ko po yung Joby, tapos mahina yung marang boses ni Sir Joby, pero kilala ko yung boses ni Sir Joby kasi nagsama kami sa before noon, nagsama kami sa custody niya si Daddy. Si Sir Joby niyo pong nakausap ni Sir Bato po. May binanggit kang kapag hindi sumunod sa plano, malalagay sa alanganin buhay mo kasama ang pamilya mo. Yung plano? Parang same kay daddy po. Kaya sinasamahan namin si kuya. Ano yung plano na gustong masunod ni Senator Bato? Dapat daw po yung kailangang mga pangalan, isabi na po ni kuya. Maari mo bang banggitin kung sino itong mga pangalan na ipinababanggit niya? Opo. Pakibanggit niyo po? Si Ma'am Leila De Lima po, tsaka si Peter ko po. Dalawa lang po ba sila? Dalawa lang yun po. Dalawa lang yung naano ko po. Peter, si Ma'am Leila De Lima, kilala ko naman po yun, senator yun. Ano pa pong sunod na nangyari pagkatapos nitong pag-uusap nilang ito? Nagtutupi kasi ako ng mga gamit ni kuya tsaka gamit namin. Nakayuko lang din po ako sa tumayo na si Sir Bato at ginano niya si kuya na ayusin mo ha. Ganyan po. At pagkatapik niya sa likod, anong sunod na nangyari? Umalis na po si General po. Mr. Chair, I just want to manifest that while the testimony of Kerwin Espinosa about the killing incident is that Raul Yap embraced Mayor Espinosa during the shooting incident, I just want to emphasize that during the giving of that testimony, we already manifested that he has no personal knowledge of what really transpired. Because during that time, he was still in Abu Dhabi. And he was just relying on the information which is being given to him by his sources. Tonight, Mr. Chair, the testimony that is given to us by Don Don
the PDL is that Mayor Espinosa was alone in his cell, and Don Don is detained in a separate cell, as well as Raul Yap. This bolsters the fact, Mr. Chair, that there is no chance at all for Mayor Espinosa to fight back against the operatives. I will yield for now, Mr. Chair, to the other members. Thank you, Congresswoman Luistro.